Okay, so ito yung view nung ating Maya crypto. Okay, so nagna-navigate na tayo to go to our Stellar Lumens XLM na crypto dito sa Maya. Okay? And for additional information guys, kung wala ka pang Maya All-in-One Money App and nakapag-research ka na and gusto mong mag-install ng Maya All-in-One Money App, ilalagay ko na rin yung link sa description ng ating video, okay? So yung ginagawa ko na dito, sineselect ko na yung Stellar Lumens XLM sa Maya Crypto. Okay? And nakikita nyo dito guys yung proof, yung date and time kung kailan ko ginagawa yung transaction is June 8, 2023 Thursday at 4:20 AM Manila time. Okay? So guys, take note nyo yung presyo na binibigay nung Stellar XLM na buy price dito sa Maya. Nakikita nyo dito, up yung XLM by 3.04% and 1 XLM is equal to 5.06 pesos. Okay, yan, dito yan sa Maya up. Pero kapag ka-check natin yan guys later sa CoinGecko website, makikita natin yung discrepancy or yung slight variance, okay, between the actual price sa cryptocurrency market and yung buy price na nire-require sa atin ng Maya para makabili ng XLM na crypto, okay? So, ang ibig sabihin guys, kapag ka mag-engage tayo sa buy or sell option dito sa Maya app, kung gagamit man tayo ng external wallet option, kailangan lagi nating i-consider yung buy price na hinihingi ng Maya app, which is normally mas mataas kesa dun sa actual price ng cryptocurrency market, okay? And kasama na rin dito guys, yung volatility ng cryptocurrency market. Now, dito sa view na to, naklik na natin yung send to an external wallet option sa XLM dito sa Maya app, okay? And ang kailangan na lang natin ditong gawin is to fill up yung mga hinihinging details. Now, guys, for the currency, pagka-click nyo yan, pwede nating piliin yung either XLM or yung Philippine peso na currency natin. So, normally, ang sineselect lang naman natin kapag nagsisend tayo sa external wallet, yung actual crypto. So, ang sineselect natin dito, XLM. Okay? And then, kailangan lang natin ilagay yung amount ng crypto or amount ng XLM na gusto nating isend from Maya papunta sa gate.io using the external wallet feature. Okay, dito sa example natin, nag-test lang tayong mag-send ng 2 XLM. Okay? And nakikita natin dito yung network fee, mababa lang talaga siya guys, 0.03 XLM network fee or transaction fee. Okay? So, amount to be deducted, 2.03 XLM. Out of the total crypto balance natin ng XLM sa crypto wallet natin dito sa Maya. Okay? So, dito sa part na to guys, kinumpute natin yung transaction fee kung magkano siya sa Philippine peso. Okay? So, yung 0.03 XLM, ang babayaran lang natin na transaction para makapag-send or makapag-transfer ng XLM galing sa Maya app papunta sa gate.io centralized exchange is only 14 cents, okay, or 0.14 pesos. So, ganun siya kababa or ganun siya ka-affordable. Okay, so balik tayo sa ating Maya app. So, basically, ang gagawin lang naman natin dito is to go to our gate.io cryptocurrency exchange. Okay? Sa gate.io, guys, kitang-kita nyo yan, 0 USD amount ng XLM. So, walang laman yung XLM natin sa gate.io. Later on, check natin kung ano yung mangyayari by the end of this video. Ayan. So, ang ginawa ko dito, click natin yung deposit option sa XLM and then on-chain deposit. On our gate.io account, mariri-direct tayo sa page kung saan pwede nating ma-obtain yung ating gate.io XLM wallet address and our gate.io XLM memo ID. Okay? So, ang gagawin natin dito, ikakopy lang naman natin itong XLM wallet address natin from gate.io. Ipipaste natin sa Maya app. And then, ikakopy lang rin natin yung gate.io XLM memo ID. And then, babalik tayo sa Maya app para ipaste din yung ating memo ID. Ayan. Dito sa part na to guys, na-complete na natin fill up ang lahat ng details. So, kompleto na siya and kailangan na lang natin i-click yung continue button dito sa Maya app. Okay, and then sa next page, kailangan lang natin i-confirm yung transaction. So, make sure lang na lahat ng details ay tama and accurate. And then, we can click on the confirm button. Okay. Please wait while we process your transaction. Okay, dito sa part na to, pinaprocess na yung transaction natin to send or transfer to XLM from Maya app papunta sa gate.io cryptocurrency exchange. Okay.
So ito yung date and time, 4:22 na ng madaling araw to. Okay? So ang ginawa natin, dahil processing na yung pagsesend ng XLM papunta sa gate.io, nagtatagal tayo between Maya app and gate.io to check kung nagpo-push through ba yung transaction. Okay, so refresh lang tayo ng refresh ng both apps hanggang sa mag-reflect yung expected outcome na gusto natin. Okay, now dito naman sa part na to guys, habang hinihintay kong mag-push through yung transaction, nakikita natin ngayon itong view ng aking transaction history dito sa Maya app. Okay, yung previous two transactions natin na nag-try tayong mag-send ng XLM from Maya app papunta sa Binance, ito yung dalawang fail dito. Okay, nandiyan na rin yung logo ng Binance para madaling makita. And then, yung ginagawa nating transaction ngayon, yung pagsisend ng 2 XLM from Maya app papunta dito sa gate.io. So, processing pa rin siya at the moment. Hinihintay ko siya na mag-push through. And nakikita natin dito by 4:25 AM Manila time, meron na tayong prompt na status completed na yung request to send 2 XLM from Maya app papunta sa gate.io. XLM wallet address. Ayan. Okay, so nirefresh natin. All good na yung sa... yung sa end ng Maya, okay na eh. Ayan o, completed na siya talaga. Amazing! Okay? So, kompleto lahat talaga ng footprint. And meron pa tayong notification. So, whenever nagsisend tayo ng mga crypto from Maya app gamit yung external wallet feature, always meron siyang prompt. So, pwede nyo rin yan i-check once in a while para may idea kayo kung nag-push through na yung mga transaction. Ayan o. So, Maya crypto send success. Now, dito sa gate.io, syempre, chine-check naman natin kung talagang kumagat. Okay? So, hindi siya agad-agad nagpo-push through kahit sa Maya app, nagre-reflect na siya na completed. Based on my own experience and itong time and motion na ginagawa ko, talagang kailangan pa natin maghintay. Pero ito, guys, sa part na to, finally, kumagat na yung transaction and na-acknowledge or na-recognize na rin ng gate.io centralized exchange na successful yung request natin to receive, okay, 2 XLM from Maya app papunta dito sa gate.io XLM wallet address. Okay, so chinek lang natin talaga yung actual footprint or your transaction history. So on both ends ng Maya app and gate.io, talagang status completed na. Okay, so normally ginagawa ko, hinihintay ko muna talaga matapos yung blockchain confirmed sa centralized exchange bago ko mag-proceed into another transaction. Okay, now dito sa part na to, kinalculate natin yung time kung kailan tayo nag-send ng XLM from Maya. So that's 4 AM, 22 minutes and 32 seconds. And then na-receive natin siya sa gate.io, 4 AM, 27 minutes and 37 seconds. So yung total wait time na kailangan natin hintayin para ma-insure na status completed yung pag-transfer or pag-send ng XLM from Maya app papunta sa gate.io cryptocurrency exchange, based on my own experience, based on our example na talagang ginawa kong time and motion sa Maya app and gate.io, it takes 5 minutes and 15 seconds. Okay, so meron na tayong real life data sample na pwede nating pagbasihan, or at least meron tayong expectation kung gaano ba tayo katagal maghihintay pag magsisend tayo ng crypto or ng XLM from Maya papunta sa gate.io, okay? Again guys, gusto kong i-reiterate na based on my previous video, kapag ka nagta-transfer tayo ng XLM from Maya to Binance, hindi siya gumagana. So ako, dahil na-test ko na siya sa sarili ko kung gusto kong mag-try ng mas malaking amount, dito ko sa gate.io gagawa ng transaction. Kung gusto kong bumili ng crypto sa Maya and then isend sa mga centralized exchange. Pero additional option lang natin guys itong Maya. Hindi ko naman sinasabi na lagi tayong ditong bumili. Ginagawa ko to para ma-explore yung mga options natin. Para once in a while, halimbawa may platform na nag-down or nag-system upgrade, so hindi natin siya magamit. Alternatively, meron tayong ibang platforms na pwedeng gamitin. Okay? So always do your own research. And lahat ng binibigay kong information sa video na to, based on my own experience and for educational purposes only, not a financial advice. Okay? Ayan guys, and then sa gate.io account natin guys, ito yung proof na talagang kumagat yung transaction natin and na-send yung 2 XLM from Maya app papunta sa gate.io cryptocurrency exchange, okay?